oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dandes! Good evening, mga kapuso! Nako, lalong-lalo sa mga kababayan natin, nag-aandaan ang apunan. Ano ba ulam niyo ngayon? Adobo ba? O kaya tinola? O kaya malutong na danggit? O baka naman pritong galunggong ba yan? Makakagutom naman yan. Ito, studio audience, ang gutom na ba kayo? Hoy, hindi bale dahil bubusugin namin kayo ng katatawa dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! At kasama natin ngayon ang cast ng Makiling. Ito na, ang unang grupo, ang Team Amira and Alex. 4 PM na! Makiling na! Makiling na! Makiling na! Makiling na! Let's go! At ang kalaban nila ang Crazy Five. Crazy Five! Crazy Five! Kahit 4 lang, hindi 5. Top answers ba? 1, 2, 3! Jackpot prize! Champion! Dito muna tayo sa team, Amira and Alex. Ang kanilang team captain, bumaganap na bilang Alex de los Santos sa Makiling. Walang iba kundi si Pogi, Derek Monasterio! Yeah! Brother! Hello, welcome to Family Feud, Derek. Thank you. Unang-una, congratulations. Yes. Napakaganda ng rating. Sobrang saya namin kasi paangat lang siya ng paangat, Kuya Dong. Lahat ng mga hard work namin ang susuklian ng pagmamahal. So, nakakatuwa. That's so nice to know. Grabe. At syempre, baka gusto mo na ipakilala mga kasama ko, Derek. Andito syempre, ang aking kabiyak. Si Miss El Villanueva na gumaganap bilang Amira. Hi, El. Hello. Welcome back again. And syempre, kasama ko din, Kuya Dong, si Miss Donna Cariaga bilang Emily. Hello. Hi, Mamba. Hello po, Sir Nito. At syempre, ang batang-bata, ang napaka-pogi, si Sir Richard Kwan. Sir, good to have you in the show. Thank you, Dong. At congrats sa iyong Metro Manila Film Fest movie. Ayun. Until now, di ba yun? Nakakaragaw mo sa success. Congrats. Thank you. I really appreciate that. So how is it like working with him again? Overwhelming pa din. Kasi may mga surprises pa din eh along the way. Aba, may mga ganun pa rin. Pero mas mahirap tong show namin ngayon eh. Kasi full of emotions. And grabe yung effort talaga ng each character na binibigay. I'm sure. Nagpe-pay off naman yan dahil sa pagmamahal ng audience sa inyo. And of course, siyempre, speaking of effort, alam ko naman na wala na kayong effort dito dahil mamaniin nyo na yung pagsasagot ng mga top answers, right? Yes! Lalo na si El! Wala mo na to! Pakisado na! Pakisado na si El. Kaya good luck sa you guys. Derek, eto na sila. Ang makakalaban ninyo. Ang mga tinik sa buhay ng mga bida. Pero apat lang sila ngayon, okay? Nire-represent nila ang notorious Crazy Five. Headed by a team captain gumaganap bilang isa sa mga bully na si Seb. Walang iba si Mr. Christopher Martin. What's up, folks? It's a long time. Kamusta? Congratulations! Bro, okay. I miss you, bro. Una-una, sino-sino ba makakasama nyo ngayon dito? Siyempre, ang isa sa mga nagpapahirap talaga sa buhay ni Amira. Si Portia, which is played by Myrtle Sorosa. Hi, Myrtle. Yes. Ang muscle man ng grupo ng Crazy Five, si Ren. Si Royce Cabrera. What's up, Royce? Shout ang kagagawa ng mga masasamang gawain ni Portia. Si Neil, si Alex, si Dina. Ayan na! Ito, kanina ko pa gustong malaman, bakit ba Crazy Five ang pangalan ng grupo ninyo? Ako, yung lahat kasi ng craziness, ginawa na namin sa serye. Nag-blender na kami ng kamay at madami pa pong iba. Hindi mo inakakala pwedeng ipalabas sa TV, gagawin namin yan. Talaga? Yes! Katulad ng pagtambak sa kanila sa pagtambak mga... Pagtambak sa mga mga! Yes! Up to 20,000 pesos ang premium pwedeng panalunan at maiuwi. At syempre may additional 20,000 pa para sa kanilang chosen charity. Kaya galingan ninyo sa pagsagot. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Team captains, are you ready? Yes. Derek, let's Christopher, play. Let's play round one. Good luck. Good luck, gentlemen. Top 6 answers on the board for your first question. Kapag umiiyak ang jowa mo. Nako. Para itong iyak ng anong hayop? Derek. Pusa.
wala. Kailangan mo gawin. Paano kaya? Paano ba yun? Paano ba iyak ng pusa? Ano ba? Pusa ba yun? Okay, anyway, sabi mo eh. Pusa! Oo, meron. Pwede pa natin kunin yung top, Christopher. Pag umiiyak ang jowa mo, para tong iyak ng anong hayop? Aso! Oo! Oh. Parang ganyan. Yan, medyo talaga recognizable. O sabi ni Christopher, aso! Play lo. Good! Pass or play? Play! Let's go. Derek, balik muna tayo. Let's go, the crazy five. Myrtle, kapag umiiyak ang jowa mo, para itong iyak ng anong hayop? Parang... rabbit? Rabbit! Nakarinig na ba kayo rabbit na umiiyak? Pwede! Sige nga. O, sige, Myrtle. Pwede, pwede. Ganon! Mew! 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 Survey says rabbit. Wala! Royce, pag umiiyak ang jowa mo, para itong iyak ng anong hayop? Ibon. Ay, ibon. Kasi, talagang very... tipid na tipid. Tipid, tahimik. Tipid na tipid. Galit. Para daw ibon. Wala naman! Alex. Alex, kaya mo yan. Pag umiiyak ang jowa mo, para daw itong iyak ng anong hayop? Biik. Biik! Oh. Alam mo, yung iyak ng biik, medyo annoying yan eh. Di ba yung mataas, pwede, high pitch? Pwede. Di ba? Ang sabi ni Alex, biik! Christopher, kapag umiiyak ang jowa mo, para itong iyak ng anong hayop? Unggoy. Unggoy. Alright. Ginawa nga. Nice one, nice one. Alright. Amira, Alex. Sir Richard. Yes, sir. Kapag umiiyak ang jowa mo, para itong iyak na anong hayop? Baka. Baka? Donna? Kambing. Kambing? Sige nga, paano yun? very interesting. Isa sa pinaka-interesting na tulog talaga. Kambing. Sisiu. Sisiu! Nihirapan niyo naman si Derek. Derek, isang tamang sagot lang ang kailangan natin. Pag umiiyak ang jowa mo, para itong iyak ng anong hayop for the win! Baka. Baka! O, dun tayo sa baka. Sabi ni Sir Richard, baka daw! Baka naman nandiyan ang sagot! Pussy Services! Alright, let's see kung hindi nakuha, everybody. Number 6, please. Kambing! Pasok din. And number 4. Kalabaw. Oha, panalo na sa round 1 with 72 points ang team Amira and Alex. Ang Crazy 5 wala pang puntos, pero handang-handa na daw sila mag-revenge sa susunod na round sa pagbabalik ng Family Feud. And we're back here in Family Feud. Shoutout tayo sa mga nanonood sa ating show dyan sa Palanan, Makati City. Hello. Sa matandang Balara, Quezon City. Magandang hapon. Sa mga taga Marikina Heights, Marikina City. At mga taga V-Mapa, Sampaloc, Manila. O meron pa, taga Barangay Additional Hills, Mandaluyong City. Nako, magandang hapon. At taga Hulong Duhat, Malabon City. Sana'y nag-i-enjoy kayo at maraming salamat sa walang sawang panonood sa amin. Pagkatapos po ng isang round, ang Team Amira and Alex ay may 72 points na. Alright? Habang ang Crazy 5, eh, wala pang punto. Siyempre, round 1 pa lang. Eh, tuloy na natin ang bakbakan, L. Ready? Go ahead, Eric! Let's go! Let's play round 2. Come on! Ay! Top 6 answers are on the board. Masasabing bobo ang hold-upper. Kung ho-hold upin niya, sino? L. Homeless. Homeless. Oh. Ho-hold upin niya yung mga homeless. Yung mga mahirap, yung mga pulubi, ganun. Pulubi? So, bobo talaga. Talagang di nag-iisip. Oo eh. Homeless. Ah, pwede. Okay, Myrtle. Yung magulang niya. Yung magulang. Hindi nakawin yung magulang. Survey says. Nandiyan ba yan? Uy! L, mas mataas yung sa'yo, pass or play? Play! Alright, let's play.
Round 2! Masasabing bobo ang hold-upper. Kung hold-upin niya, sino, Donna? Police! Ganda! Ganda! Ano kaya niya pwede hold-upin yung police? Huli siya agad nun. Huli ka agad, eh, no? Alam niya kayang police yun. Malamang hindi rin, eh, no? Mas bobo pag alam niya talaga. Police! Sir Richard, masasabi pong bobo ang hold-upper. Kung hold-upin niya, sino? Kapatid niya. Kapatid niya! O, kasi may parents na. Pwede! Pwede! Kapatid niya! Good answer! Uy! Wala. Derek, masasabing bobo ang hold-upper kung hold-upin niya, sino? Kapwa niya hold-upper. Mag-hold-upan sila. Mag-hold-upan sila. Magsosolian lang sila ng mga nakakaw nila, di ba? Kapwa hold-upper. Yeah. I like that. I like that. L, masasabing bobo ang hold-upper kung hold-upin niya sino? Madre. Madre. Pwede, di ba? Oo nga naman. Madre, nandiyan ba yan? Wala. Standby, standby. Back to Donna. Masasabing bobo po ang hold-upper kung hold-upper niya sino? Government official. Government official. Sabi niya government official. Survey, what do you think? Wala rin. Guys, still ba tayo, Alex? Ano kaya? Masasabi daw na bobo ang hold-upper kung hold-upin niya sino? Bulag at pipe. Bulag at pipe. Royce. Politiko. Politiko. Bulag, pipe, politiko. Myrtle. Ako din, presidente. Presidente. Like presidente ng Pilipinas, gano'n. Yan ng bansa. Oh. Presidente ng bansa. Christopher, final answer. Yun. Masasabing bobo ang hold-upper kung ho-hold-upin niya sino? Si presidente. Presidente. Si presidente. Presidente. Diba? Kaya siya agad, eh. Grabe, no? Hindi siya aakot to. Isipin mo, nakalusot siya sa PSG, di ba? Nandiyan kaya sa ating survey. Survey says, wala! Alam niyo kung bakit? Nasabi na eh, government official eh. Habang nag-meeting kayo. Anyway, ano ba yung mga hindi niyo nakuha? Let's see, number 6. Kaibigan, parang malapit na yung sa kapatid sana eh. Number 4. Asawa niya. Panalo na naman ang team Amira and Alex. Meron silang 151 points. Habang parang namatanda yata ang Crazy Five. Hindi pa nakakascore. Baligtad ngayon, Kuya Dong. Sa ano, sa huli nagpapaano yung kontrabida? Ay, may ganun naman pala eh. Malaki ang chance daw nila makahabol dahil double points round na ang susunod sa pagbabalik ng Family Feud. You're still watching Family Feud. Tuloy pa rin ang bardahan ng team Amira and Alex at ang Crazy Five mula sa mystery revenge drama ng Makiling. Pero bago natin balikan ang laban, mag-survey muna tayo sa ating studio audience na parating game na game. Gino ba tayo? Ito, napakadali. Tanong lang. Kung basta ka nalang iiwan ng jowa o iniwan ng jowa mo, paano ka maghihigante? Oh! Yes, madam? Ano pangalan mo? Aliza po. Aliza, oo. Paano ka maghihigante? Kung basta ka na naiiwan. Kasi basta-basta na lang. Susunugin ko po yung ano, mga binigay niyang gamit. Susunog? Ay! Sayang naman! Kasi po, ayoko na po siyang maalala eh. Oh! Para mabilis ka makamove on, tama? Hindi po. Hindi. Hindi ako mabilis makamove on. Ayaw mo lang talaga? Ayaw ko lang talaga. Okay. Ayaw ko ng anything na maalala ko sa kanya. Understood, understood. Okay, naintindihan ko yan. Okay na. Okay, next. Oh, one more last bago tayo bumalik sa game. May sagot pa ba kayo doon o wala na? Ano pangalan mo? Ashley po. Hey, Ashley. Okay. Anong gagawin mo para maghiganti sa jowang nang iwan sa'yo bigla-bigla na lang? Hindi ko gagawin yung Kuya Dong. Ay, hindi ka maghihiganti. Buti na ba? Bakit? Kasi never akong iniiwan. Ako ang nangiiwan. Wow! Sige. Good para sa'yo yan. Maiiwan ko muna kayo dyan at mabalik muna tayo sa game. Dito muna tayo. Guys, recap tayo ng scores. Amira and Alex has 151 points. Ano? Wala pa rin! Kunti na lang! Kunti na lang! Round 3 na ito. Matinding bakbakan. Royce, are you ready? Ready. Kaya mo yan, Royce? Donna? Ready? Let's go! Round 3, come on! Let's go!
Wow! Double points round. 5 answers are on the board. Here's your question. Kung artista ka, matatawa ka kapag may nagpapirma o nagpa-autograph sa'yo sa anong parte ng katawan niya? Royce. Sa ulo? Okay, sa ulo. Wala. Donna. Kung artista ka, matatawa kapag may nagpa-autograph sa'yo sa anong parte ng katawan niya, yung tao nagpa-autograph? Sa puwet. Sa puwet? Yun o. Puwet! Alright. Donna, pass or play? Play! Let's play round 3. Oh, guys, ha? Habol-habol. Sir Richard, kung artista ka, matatawa ka kapag may nagpapirma, nagpa-autograph sa'yo, sa anong parte ng katawan niya? Sa pisngi. Sa pisngi. Iba naman sa ulo yun, di ba? Nandyan ba ang pisngi? Meron! Derek, may nagpa-autograph sa'yo, may nagpapirma, sa anong bahagi ng katawan niya, nakatawa-tawa? Meron na nga eh, may nangyari na. Saan? Sa chest. Hoy, sa chest. Dito bando. Ano ginagawa mo? Pentel pen, ball pen? A Sharpie. Sharpie! Yung permanent. Sa chest! Boom! L. Saan kaya to? Saan pa kayong katawa-tawa parte ng katawan pag may nagpa-autograph sa'yo? Sa likod. Sa likod. Alright, nandyan ba ang likod? Meron din! Donna, isa na lang. Mapo-perfect yun ah. Mukhang matatambakan nyo na sila. Kung artista ka, matatawa kapag may nagpa-autograph sa'yo sa anong parte ng katawan? Palad. Sa palad? Mm-hmm. Sa palad? Madaling mabura. Sir Vicious? Wala. Sir Richard, saan pa kaya? Sa hita. Sa hita! Nandiyan bang hita? Wala rin! Derek, one last chance kung di makakasteal sila sa anong bahagi na kaad ng katawan na katawa-tawa pag may nagpa-autograph sa'yo? Sa chan. Sa chan! Ano? Na-steal niyo pa ba o kukunin na nila to? Steal to! Steal! Oh, steal daw! Sa chan! Di na! Chan! Sabi ni Royce eh. Alex, saan kaya to? Anong parte ng katawan? Paa. Paa. Royce. Singit. Singit! Sa may Myrtle. Ilong. Ilong! Ilong! Christopher. Wala, ang hirap ah. Nag-uusap lang kayo, di ba? Nag-uusap kami. Pero pag-usapan namin ay paa. So paa. Alright, paa. Ang sabi nila ay paa. Isang tamang sagot na lang inaantay natin. Hindi. Hindi yun. Sana hindi paa sa itong board. Mali. We'll see. Boom. Mali. Alamin natin kung nandiyan ang paa sa pagbabalik ng Family Feud. Ito pa rin kayo dito sa Family Feud. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay namin ng kalahating milyong piso kada linggo sa Guest to Win promo. At araw-araw may chance po kayo manalo ng 20,000 pesos. Napakarami po talaga nananalo. Kaya posible po kayo ang susunod na mabunot. Kaya wag na wag po kayong susuko, guys, ha? Good luck sa inyo. Ngayon, kanina, tinanong natin ang Crazy Five. Kung artista ka, matatawa ka kapag may magpapirma o magpa-autograph sa'yo sa anong parte ng katawan niya? Paa. Sa paa. Tignan natin kung nandiyan. Kung wala, nako, kuha na naman nila. Survey says paa. Well, let's see kung ano hindi nakuha. Everybody, number 4. Noo. After 3 rounds, narito ang scores. Team Amira and Alex, 277. Crazy 5-0. Pero, kapating nangyayari ito, alam nyo naman, yes, na kahit 0, pwedeng humabol, Alex. Yes! Kaya ito. Diretso na tayo sa ating huling head-to-head battle. Richard, Alex, let's play the final round. Good luck, gentlemen. Top 4 answers are on the board. This is the final round. Kapag nagpapagawa ng bahay, makaririnig ka ng tunog ng ano? Alex. Martilyo. Martilyo! Pukpok ng martilyo. Survey says, boom! Alex, pass or play? Play. Let's do it! Tara na! Final round! Christopher, pag nagpapagawa ng bahay, makaririnig ka ng tunog ng ano? Nagbubutas! Drill! Drill! Nagbubutas! Sabihin drill! Yes! Myrtle, tunog ng? Naglalagare! Lagare! Tunog ng lagare! Nandiyan ba yan? Yes! One more!
267. Pag makuha mo to, panalo na kayo. Kapag nagpapagawa ng bahay, makaririnig ka ng tunog ng ano? Hukay. Naghuhukay. Simento. Naghuhukay! Wala! Alex, we need one more. Ito, kapag nagpapagawa ng bahay, makaririnig ka ng tunog ng ano? Wala. Okay. Time to huddle. Christopher, sorry. Ito talaga. Nasa iyo pressure. Kailangan, pag gusto niyo manalo, gawin mo ng tama to dahil kung hindi, wala na. 267. Okay? Ulitin ko. Kapag nagpapagawa ng bahay, makaririnig ka ng tunog ng ano, Christopher? Nagahalo. Nagahalo. Ng simento. Ganon. Nagahalo ng simento. Jose, simento. Wala! Richard, ano kaya? Ako pa una. Naririnig mo pag may nagpapagawa ng bahay, anong klaseng tunog kaya? Nagwe-welding. Nagwe-welding, Donna? Jackhammer. Jackhammer, tugadugadug. Tugadugadug. Truck. Truck! Derek, for the win. Kapag nagpapagawa ng bahay, makaririnig ka ng tunog na ano? Welding! Welding! Yes. Nandiyan bang welding? Yes. Services! Importante talaga yung first three rounds eh. Sila niyo, kinulang kayo ng 10 points. Ah, wala. Pero sayang, sayang. Kaya niyo sana, but... Ah, sila. May sayang, celebration. Pero celebration talaga. Alright, tignan natin yung number 3. Grinder. So, ang ating final score, Tima, Amira, and Alex, 277 points. Team Crazy 567, guys. Thank you. Thank you. Kaya akala ko makukuha niyo na. Di ba, Ale? Sa susunod, sa ulit yun, gawin natin. Bawin. Palakpakan po natin ang Crazy 5. Good job, guys. Alam niyo, palakpakan po natin si Derek at si El. Grabe naman. Pangarap namin to. Pagkatapos ng ilang tries, ay nanalo na rin sila. Yes! Para sa inyo talaga to. Yes, yes. Derek, congratulations. Sino maglalaro sa Fast Money? Sige, si El. Alright, it's gonna be Derek and El for the Fast Money round. Walang BBTO sa panunod ng dahil Fast Money round na. Ang susunod dito lang po sa Family Feud. Si El ng Team Amira and Alex. Tonight, susubukan nila mag-uwi na total cash prize na... 200,000 pesos! Nasa waiting area sa likod si Derek. Hindi tayo narinig, El. Are you ready for Fast Money? I'm ready. Oh, yeah. Give me 20 seconds on the clock. Good luck. Thank you. Ito na. Bakit hindi natatapos ng estudyante ang kanyang homework? Go. Naglalaro. Sikat na tao sa Philippine history. Marcos. Kapag problemado ka, gusto mong pumunta sa blank. Sa beach. Pag ikaw ay isinumpa, may lalabas daw na blank sa bibig mo. Bulutong. Word na karime ng pass. Bus. Let's go, El! Bakit daw hindi natatapos ng estudyante ang kanyang homework, sabi mo? Naglalaro. Naglalaro! Okay, sabi ng survey natin ay... Meron. Okay yan. Sikat na tao sa Philippine history, sabi mo, Marcos. Ang sabi ng survey ay... Meron. Oh my gosh! Kapag problemado ka, gusto mong pumunta sa blank, sabi mo sa beach. Beach. Survey says... Boom! Yes! Wow, yes. Diba? Okay. Pag ikaw ay isinumpa, may lalabas na blank sa bibig mo. Ang sabi mo, bulutong! Paano kaya yun? Sa dila. Okay, survey says... Oh, no! Wala. Word na karime ng pass, sabi mo? Bus. Survey says... Yon! 50. May 50 points, El. Now let's welcome back Derek! Yes. This would be... Welcome. Kamusta si El? Kadong? Alam mo, ito na lang ang clue ko. Okay. Hindi siya nag-pass.
Okay? Okay, good so yun. So, ibig sabihin na confident naman siya sa mga sagot niya. Okay, nice, nice. At nakakuha siya ng 50 points. Yes! Ibig sabihin, 150 points! Kaya mo yan. Kaya. Makikita ng viewers sa bahay ngayon ang sagot ni L. Give me 25 seconds on the clock. Let's go, Derek. Bakit hindi natatapos ng estudyante ang kanyang homework? Tinatamad. Sikat na tao sa Philippine history. Jose Rizal. Kapag problemado ka, gusto mong pumunta sa blank. Sine. Kapag ikaw ay isinumpa, may lalabas daw na blank sa bibig mo. Ipis. Word na karime ng pass. Mass. Let's go, Derek! Eto, unang tanong, bakit hindi kayo natatapos sa susunod ng estudyante yung homework niya? Sabi mo, tala, tinatamad lang. Tamad. Ang sabi ng survey natin ay... Pwede! Ang top answer ay inaantok. Sikat na tao sa Philippine history, Jose Rizal. Yes, sikat ang yan! Ang sabi ng survey ay... Sikat yan! Top answer! Yes! You got it. Yeah. Kapag problemado, gusto mong pumunta sa blank, sabi mo, sa sine. Sine. Ang sabi ng survey ay, meron, pero ang top answer ay beach. Beach. Pag ikaw ay isinumpa, may lalabas daw na blank sa bibig mo, sabi mo, ipis. Ang sabi ng survey ipis ay, yan. Top answer. Word na karime ng pass, sabi mo, mass. Eto, sabihin ko sa'yo, Derek. Alam mo ba na ito ang top answer? Pero, ang tanong, aabot ba ito sa gusto nating puntos? Aabot! Ito, sure ako na top answer. Ang tanong, kaya ba natin ibigay ang 41 points? Mr. Derek, ang top answer mo na mas ay... Ang dami mong top answers. Thank you. Diba? Hanep. Guys, palapakan naman natin sila. What an awesome game. Woo! Team Amira and Alex. Congratulations kasi may 100,000 pesos kayo. Yes. Alright, congratulations. Let's welcome back, of course, Team Crazy Five. And syempre, may 20,000 kayo sa inyong napiling charity. Ano bang napiling niyo, Derek? POS. POS. Mm. Alright, POS para sa inyo po ang pagkapanalo ng team na ito ngayon. And syempre, Crazy Five, sa ulitin. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Okay lang kasi maganda naman yung takbo ng show niyo. And of course, would you like to thank your viewers dahil sa napakagandang feedback na binibigay nila sa inyo. Magpiling every 4 p.m. Mondays to Fridays at GMA Afternoon Prime. Yes. Okay. Yun niya, maraming salamat po sa inyo. Sobrang minsan nagiging emotional kami sa sobrang grabe yung pagtanggap niyo sa amin. And sana tuloy-tuloy pa kasi malapit na ang paghihigante. Oh, kaya pag 4 p.m. na, makiling na! Maraming salamat sa inyo, Pilipinas! Salamat din. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na mag-aatid ng saya at po premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!